Hi Gemini, welcome po sa ating channel. At ito ay inyong weekly Gabay Tarot reading for July 8 to 14, 2024. This is for your career and money, Gemini. Please be reminded, kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. This is for you, Gemini, ngayon July 8 to 14, 2024 for your career and money. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po. Spirits guide, mga ganap po for this week sa career and money ni Gemini. Gemini, July 8 to 14, 2024. I need 3 cards po. Mensahe niyo po para kay Gemini sa career and money nila ngayon July 8 to 14, 2024. I need 2 cards po. Okay, Gemini. Ngayong week na ito, July 8 to 14, 2024, para sa inyong career and money. May nakita ko dito isang lalaki, pwedeng siya yung nagbigay ng tulong sa iyo. Pwedeng siya yung naghatid ng balita, information, or unexpected message. Pwedeng siya yung nagbigay ng peace of mind, happiness, or nagbigay ng sakit ng ulo. May nakita ko ditong yung... anong tawag nito? Emotions regarding sa romance, affection, nagkaroon ng affection, attraction, and love is blooming. Pero mag-ingat kayo ha. Mag-ingat kayo sa taong ito. Oo. Kasi may nakita ko dito masamang intensyon. May panlilin lang. Kung sa buhay pag-ibig ito, nagkaroon ng seduction. Alamin nyo kung totoo bang single siya. Kasi nakita ko dito na committed siya. Tapos, maghahatid ito ng, magbibigay ito ng lies, kasinungalingan po. Trouble, danger. Okay? Kung sa career man ito, sa career and money, magkakaroon ng rivalry. Makipag-rival to sa inyo, makipag-compete to sa inyo. May mandaraya po itong taong ito at isang tuso. So, mag-ingat po sa kanya. Sa mga nag-offer sa iyo, sa mga nag-approach sa iyo, even your manliligaw. So, ang message po dito, manage money yourself. Independence guarantees security. Don't depend on others. So, don't depend on others, right? Sa career and money nyo to. And, i-manage nyo po daw yung kaperahan. And secure, control on overspending. Ganon. Have an eye for beauty and uncover hidden charms. Seek and you will find. Spirits guys, ano po yung energy ni Gemini sa career and money nila ngayong week na ito, July 8 to 14, 2024.
clarification po. Okay, so this is daily reminder. Kung kailan nyo ito napanood, panoorin nyo yung last 4 days. Like for example, napanood nyo ito July 8, panoorin nyo po yung July 7, 6, 5, 4. Basta last 4 days, sunod-sunod po yung date. Kahit weekly man yan, kahit monthly man yan, panoorin nyo. Kung may nakita kayo or may narinig kayong repeating message, kailangan nyo bigyan niya ng atensyon. Kung maaari po, bigyan ng solusyon at aksyon. At nais kong ipaalam sa mga suki ko dito na open na po yung July 2024 monthly kabay tarot reading natin. Pwedeng nakafocus sa love life, pwedeng nakafocus sa career and money, right? So PM nyo po ako for schedule. At sa mga bago dito, na gustong magpa-personal reading, pwedeng nakafocus sa career and money, nakafocus sa love reading, pwedeng general. So, paano niyo ako makontakt? Comment down link, L-I-N-K. Again, comment down link para mag-reply ako niyan ng instruction kung paano niyo ako makontakt. At pasensya na po sa ingay ha, kasi may construction po sa kabilang bahay. So, focus kayo sa mensahe ngayon. And don't worry, nakafocus po ako sa reading natin ngayon. Okay? Maraming salamat po. Okay. May nakita ako ditong, okay, so this is your career and money. May nakita ako ditong, parang naiinis siya sa inyong achievement. Oo, kasi nakatanggap ka ng achievement and recognition dyan sa trabaho mo, dyan sa negosyo mo. Yun, naiinis siya. Yes, malamang na nagsiselos to, naiingit to. Tapos may nakita ko dito na isang bossy na tao na gusto niya lahat ng gusto niya sundin, ganun. Lahat ng desisyon niya, sundin mo. At nagiging toxic ito. So this is the clarification of your card here. Maaring ang boss mo isang lalaki. Or hindi ka satisfied sa completion ng project mo. Kasi may completion akong nakikita dito. Maaring marami kang i-apply pa, may ideas ka pa na pwedeng i-apply sa inyong proyekto. Tapos may natanggap po daw kayo na blessings na kailangan nyong i-celebrate. Magbigay pa salamat sa ating universe kay God. And be generous. So, nag-remind ang card nyo po dito na celebrate it by expressing gratitude and generosity. Okay? May sobrang ano dito. Yung sobra na yung tao. It might be this is very toxic na tao na concern mo ngayon. Maaring boss mo ito kasi very demanding, right? Might be na may pasaway sa inyo ngayon. Sa career and money nyo. So, tingnan ko lang, ha? Okay. May nakita ko ditong napuno ka na. Kasi dalawang card nagsabi dito, napuno ka na, kalabisan eh. Napuno ka na, nabibigatan ka na. At siya yung dahilan, nagkaroon ka ng lack of self-confidence. Mas nangingibabaw yung takot or pagod to take your work to the next level. Ang sabi po ng card dito, it's time to step out from your comfort zone if you're serious about growth. May problema ka sa kaperahan or problema sa kasamahan dyan sa trabaho. May aalok ng tulong pero tinanggihan mo. Feeling burnout po kayo dito. So ang sabi po ng card dito, why not take a break, Gemini? Taking a break won't hurt your career. Allow yourself na mag-rest ka para ma-re-energize ka at ganado ka na magtrabaho sa pagbalik mo. Don't push yourself so hard. Okay? So this is the clarification of your cards here na may isang tao na very toxic dyan. Pwedeng hindi ito lalaki, pwedeng itong lalaki, nagbigay ito ng tulong sa inyo, basta walang kasarian.
Yes, may possibility na lalaki, pero walang kasarian to. Okay? Baka ibang taong to na nagbigay sa inyo ng information. Basta, sigurado dito na yung tao ay isang manluloko. Sa career and money ito, right? So, nakipag-compete sa inyo, insecure siya sa inyo. Spirit's guide, ano po ang possible blessings na ma-receive ni Gemini ngayon July 8 to 14, 2024 sa career and money nila? Oh, ang ganda. So, ano yung blessings? Kaya pala nag-remind yung cards nyo dito na magbigay pasalamat. Mag-thanksgiving kahit maliit lang. Tapos magbigay pasalamat sa, i-acknowledge mo yung bigay ng blessings from the universe. At be generous at the same time. Kasi ang sabi po dito na nagkaroon ng emotional stability and empathy. Okay? You are moving into a relationship role sa work. Or nakita nila na magaling ka na leader. Nakita ko dito na stable ka na sa napiling career at financial stable ka na. May nahon kayo dito at very matured. Mapagmalasakit at the same time. Maaring emotional pero nagbigay ka ng yung concern, you're very concerned sa mga surroundings mo. Nagsiset ka din ng boundaries or guarded ka while being mindful of those around you. Ang ganda. So, stable ka na, palagay ka na sa inyong career and money. And some of you tinanggap yung posisyon na maaring leadership kasi nakikita nila na magaling ka na leader eh. So, ang ganda. At nakikita ko dito nagkaroon ng pagkakaisa, fulfillment, and happiness. So kung may taong hindi natutuwa sa inyo, maraming natutuwa sa inyo. Oo. Kung isa yung hindi natutuwa sa inyo, 9 first. Yung sa 10 na tao, isa yung hindi natutuwa sa inyo, 9 ang natutuwa sa inyo. Gets? So, why focus on this person na nagbigay ng toxic traits sa inyo? Pag-isipan niya ng mabuti. Okay? Focus kayo sa nagbigay ng support sa inyo and happiness. Okay? And ang ganda kasi, Gemini, kasi granted yung manifestation nyo. May fulfillment po sa pangarap. May kasiyahan at kagalakan sa bagay ukol sa pamilya at sa kaibigan. This card focuses on achievement of a level of love and success na nagbibigay sa iyo ng katahimikan, satisfaction at masasalamat. So this is the clarification of your card here na may pag-aalaga sa career at money. Clarification ito. Kaya lumabas itong manluloko, maging careful lang po kayo. Care is needed. Kasi may isang hindi natutuwa. What I meant is, yes, hindi mag-focus sa kanya, pero beware lang po. Tama tong ginawa mo na you put limitation, you put boundaries at the same time. Okay? Success in workplace, pwedeng sa bahay din. I-acknowledge mo ang nagbigay ng suporta sa'yo galing sa inyong co-workers na para mo ring pamilya. Kung ikaw ay may balak mag- career change, oo. Kung ikaw ay may balak mag-change ng career o magtayo ng negosyo, know that you have very supportive friends and family. Pagkakaisa eh, completion. So, dalawang card na po ang nagsabi dito na may completion of cycle. May natupad, may natapos. Fulfillment and happiness, ito yung pinaka-importante sa lahat. Okay? Satisfaction at pasasalamat, katahimikan. Ang ganda. So, hindi kayo nagpa-apekto sa kanya. Right? Ang ganda. Challenges po. Spirit's guides, challenges po na ma-overcome.
ni Gemini ngayon, July 8 to 14, sa career and money nila. Okay? And the clarification of this card po. Okay, what is this? So, ang challenge sa inyo, may nakita ako dito, you're finding a solution. Diba sabi ko sa inyo kanina na may nakipag-competition sa inyo, nakipag-rival sa inyo, isa tong Tuso at Mandaraya. Andito po siya. So, this is the clarification of your card here na may ganap talaga na conflict, competition, rivalry. Pero sa ngayon ha, naapektuhan kayo, yes. Pero sa ngayon, you're finding a solution. Kasi tatlong card na kasi nagsabi dito na sobra na tong taong ito. May taong maraming masasakit na sinasabi sa iyo. May away na ganap po, conflict. Hanggat maaga po, iwasan po itong taong ito. Huwag niyong hayaan na mistorbo kayo sa inyong trabaho. Kasi ang ganda-ganda ng blessings na receive nyo, remember Gemini, kung hindi maganda ang inyong energy, hindi papasok yung blessings. Kasi diba, blessings is from the universe. Positive energy yan. Hindi yan makapasok kung hindi maganda ang energy nyo. So isipin nyo mabuti. Okay? Sa 10 na tao, isa lang yung hindi ayon sa inyo. Oo. So, focus sa 9 na naman nag-support sa inyo. Diba? Mas marami. So, kailangan, kung may chances po na kailangan na ipagtanggol mo yung sarili mo, then go ahead. Do a legal move kung kinakailangan. Kung kaya mo, kasi itong challenges na ito, tinetest ang patience mo eh. Tinetest kung paano ka mag-handle ng ganitong tao. Eh? Ganon. Success ka na dito, oh. If I were you, kung hiningi mo yung opinion ko, bakit ako magpapa-apekto sa'yo? Ang ganda-ganda ng career and money ko. Nagseselos ka lang. Problema mo yan, hindi ko yan problema. Ganun. Nalilito ka sa paggawa ng desisyon, no? May disconnection talaga sa isang tao dito. Baring hindi na kayo nag-uusap. Pero you're finding a solution po. Nagbabalanse ka na. Okay? So this is good. See you tomorrow, Gemini. Please like, subscribe, and tick the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.